doon sa atin. Actually, parang nasa atin na lahat. Pagtak na eh. Kay Ninan pala, kay Pastor Neo pala kanina. Okay. Holy, and then? Paghiwalayin mo na natin. So, yung holy, so alam naman natin eh, yung holy ay ang ama. O tama? Agree ba kayo doon? O disagree? So, dito kasi nagka-problema kasi mayroon ng ghost. Mayroon ng ghost. Kaya ang topic natin, sino at ano ang Holy Ghost? Sino ang Holy Ghost at ano ang Holy Ghost? So, malinaw naman na ang holy ay ang ama. At itong ghost, dito kasi nagka-problema eh. Okay. Sabi na kanina ni Brother Ninan, nasabi niya na rin, ang salitang ghost, hindi siya magiging ghost hanggat wala munang nangyayaring pagkamatay, wala munang namatay. So, ibig sabihin, kailangan mayroong mamatay bago siya matawag na ghost. Okay? At alam niyo ba, ito karagdagan. Alam niyo ba, itong ghost na ito, alam niyo ba na manatili itong ghost na ito kung hindi mananahan ang huli? Nasundan niyo ba ako? Manatiling ghost yan kung hindi mananahan, hindi maging isa yung huli. Kadugtungin na natin. O yan, lugtong na yan ha. Pinaghiwalay ko noon ha, at dinugtong ko na. Bakit dinugtong ko na? Kasi diretsong basa na ay Holy Ghost. Okay. Pero alam niyo, bago yan nagiging Holy Ghost, mayroong sinabi ang Panginoon sa chapter 7 ng John. Verse 39. Okay. Anong sabi? Babasahin natin. John chapter 7, verse 39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Ang Panginoon Jesus Kristo mismo ang nagsalita nito, mga kapatid. Ang sabi, natatanggapin ng mga nagsasampalataya sa Kanya. Sapagkat, tama ba? Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Natatanggapin ng mga magsasampalataya sa Kanya. Sapagkat, hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu. Okay? Hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu. Sapagkat, ano daw? Si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Nakita niyo mga kapatid? Hindi pa ipinagkaloob yung Espiritu Santo, which is yung Holy Ghost, sapagkat sabi ng Biblia mismo, hindi pa naluwalhati ang Jesus Kristo. Anong magluwalhati ang tinutukoy dito? Para sa naluwalhati, kailangan muna siyang mamatay, and after his resurrection, yung kanyang pagkabuhay na maguli, yun yung tinatawag na kanyang pagluwalhati. Yun ang tinatawag na kaluwalhatian ng Panginoong Jesus Kristo. Ngayon, pag-usapan naman natin nung siya ay naluwalhati na. Okay. Nung siya ay naluwalhati na, tapos yan, bantay mo. So, bago mo pumuntahan yung kanyang pagluwalhati, actually, nasabi na nila yung kaya ang tawag ang nagiging Holy Ghost, pagkat nasabi ko nga kanina, ang Espiritu ng Holy, o yung Banal, yung Ama, ay tumatahan sa Anak. Kaya ang tawag dyan, Holy Ghost. So, ang tawag natin dyan,
Ang tawag dyan, Father and Son become one spirit. Nung manahan ang Holy sa Ghost, which is ang tinutukoy dito, yung anak. Ang problema kasi dito, sa ibang kaisipan, sa ibang kaunawaan, ang Ghost o ang Holy Ghost, binibigyan pa nila ng ibang persona. Binibigyan pa kasi nila ng ibang persona. Kaya, magkakagulo talaga. Kasi kung titignan natin sa Biblia, after His glorification of Jesus Christ, nung umakyat siya sa Ama, wala din namang ibang sinugo, kundi si Kristo din ang bumaba. Bakit nasasabi natin Holy Ghost? Sapagkat ang Ama, ang Espiritu ng Ama, at si Kristo ay naging isang Espiritu. Kaya tawag dyan, Father and Son become one Spirit. Kasi kung titignan natin sa 14:20 ng John, sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. O nakita niyo na? Really? Bakit nakikilala ng mga totoong mananampalataya na yung Holy Ghost na yan ay si Kristo pala yan? Sapagat sabi niya dito sa bandang taas, hindi, sa verse 18, hindi mo kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Sumalina mong talata ito. Mismo, sabi niya, nung after na mag-glorify siya, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Ngayon, mayroon pa bang ibang bumalik? Mayroon pa bang ibang pumarito? After nung mamatay ang Jesus Cristo? Wala. After nang siya'y mag-glorify? And then after 40 days, siya'y umakyat sa Ama. At ang sabi pa nga ng kanyang mga alagad, noong babaakyat ang Panginoon sa Kristo sa Ama, tinitingnan ng kanyang mga alagad. Dumating niya isang atin. Oy, anong tinitingala-tingala niyo dyan? Ha? Paano niyo nakikita na siya'y dinala sa alapaap? Ay, gayon din naman siya. Pagbaba. Nabababa din siya. Yun mga kapatid, yun yung panahon na kanyang pagbaba, ang tawag dyan, Holy Ghost. Holy Ghost, Ama at ang Anak. Kaya sabi sa 14:23, we. Kami. Kaya tayo, pag sinabing we, malinaw. Dalawa yun. Oh, sabi ni Kristo mismo, kami mananahan sa inyo. Mayroon pa bang ibang version na tinutukoy dyan pag sinabing kami? Wala na. Kahit anong gawin natin ng Biblia, wala nang ibang persona ang Diyos eh, kundi si Kristo lamang eh. Amen. O diba? Kaya mayroong Ghost sapagkat dumaan siya ng kamatayan. Walang matatawag na Ghost hanggat walang mamatay. Si Kristo ang dumaan sa kamatayan at nabuhay ng muli. Kaya tawag dyan, Ghost. Holy Ghost, mga kapatid. So malinaw na, mga kapatid. So siguro, sa akin, malinaw eh. Iwan ko lang sa inyo. So tapos na siguro ang figuras.